Hello! Magandang gabi ha sa sign ng Sagittarius. Basahan ko kayo ha. Yan, ito ay para bukas, ano, Miyerkules. Miyerkules hanggang Biyernes, okay? Ang reading na ito. Bukas ay Miyerkules, ano? So, tingnan natin, ha? So, dali. Yan, ha? Yan. Teka, tigaganyan ko para kita. No place like home. Sandali. Maglalabas na ako. Yan, ha? Yan. Yan. Ganda, ano? Sandali lang. Lalabas na natin. Para isang basahan, ha? Magandang gabi sa sign ng Sagittarius. Salamat po sa inyong subscribe, likes, and comments. Ito po ay general reading. Hindi po pwedeng mag-resonate sa lahat, ha? Yung atin pong question and answer sa Facebook, atin muna pong, hindi ko muna babasahin, ha? O, babasahan, re-reading. Dahil ay ako ay inipura kahapon, Lunes. Eh, pero lumabas na rin ako. Hindi ako pina-stay doon. Yan, ha? Ako lang nagpapahinga. Kaya nire-record ko na ito. Hindi po ako nag-live, ha? So, tingnan natin, ha? Oo, meron dito tinatawag na, ano yan, the temperance, ha? Ano yung temperance na yan? Nadyan ang Sagittarius. Okay? Oo. Ano ibig sabihin ng Sagittarius, ha? Kumbaga dito ay yung tinatawag na pag-iisa ninyo, okay? Kumbaga dito ay meron kayong tinitimbang about yourself, okay? Yan, no? No place like home. Tinitimbang ninyo yung sarili nyo, okay? Kumbaga dito ay kinakapa ninyo yung sarili nyo. Dito naman sa Four of Wands, nariyan yung tinatawag na Aries, okay? At dito naman sa Nine of Swords, narito ang tinatawag na Gemini. Okay? So, it's about yourself. Okay? Ang nakikita ko dito, yung tinatawag na maaring kayo'y masyadong exhausted dito sa Gemini energy, ha? Kayo mga Sagittarius. Sapagkat ito yung, ano, ibig sabihin counterpart ng Gemini, Sagittarius. So, narito yung energy nyo, ha? Maaring kayo nakikita dito, very, very exhausted. So, kumbaga dito yung tinatawag na bigyang pansin, okay, yung inyong sarili. Kaya nga dito, no place like home. Kumbaga dito ay maaring galing kayo sa mahabang paglalakbay, okay? Maaring galing kayo dito sa trabaho, okay, na kumbaga dito ay kailangan tapusin ang trabaho. Kaya no place like home. Pagka kayo'y nakaka-uwi sa bahay ninyo, pakiramdam ninyo, ay napakasaya. Yan. So, kailangan dito yung tinatawag na rejuvenate. Yan, no? Nakikita napakasaya ng feelings nyo pagka kayo nasa loob ng bahay. Yan, ha? So, dito yung nakikita dito, masyado yung pakikibaka. Maaring dito yung inyong relationship sa mga tawag dito. Mga taong nakapalibot sa inyo sa trabaho. Yan, ha? Oo. Dahil ito, it's about your work. Yan, ha? So, nakikita, you're very, very happy. Pagka kayo'y nakaka-uwi na dito sa inyong bahay. Yan. Kumbaga dito, nakikita, ano, nakakapagpahinga kayong maigi. Yan, ha? Oo. Kumbaga dito, yan. Kailangan, maaring kayo kulang sa tulog. Yan. So, kaya sinabing no place like home. Okay? Pagkatapos ng tinatawag na pakikibaka sa inyong buhay, sa larangan ng inyong karir. Yan, ha? Nakikita dito na ano, gustong-gusto ninyo pagka kayo'y nasa bahay. Yan. Nakakapamahinga kayo. Kumbaga dito, nakakatulog kayo ng maayos. Yan, ha? Ano pa? Kumbaga dito, sama-sama, kasama ang family. Yan, ha? So, meron dito tinatawag na regeneration. Yan. So, narito yung tinatawag na Seven of Cups. Sino yung Seven of Cups na yan? Si Scorpio. Okay?
So kayo to, ibig sabihin kayo yaan ha. Sa Ace of Wands, narito yung Aries, Sagittarius, and Leo. Okay? At sa Queen of Pentacles, masarap anak yung aking nilutong gulay naroon. Tikman mo. At dito naman sa Queen of Pentacles, nariyan yung si Taurus, okay? Si Capricorn at si Virgo. Yan ha. So ito, it's about you. Kayo ito ha. Regeneration. Yan. So ano nakikita ko dito for some of you? Okay? Dito. Sa Scorpio. Yan ha. Dito sa Ace of Wands. Yan. It's about your career. Yan. It's about your pamimira. It's about your health. Yan ha. So narito yung tinatawag niya. Healing. Healing. Ano pa ba? Pamamahinga. Okay? Recovery. Yan ha. Sino pa narito? Sandali lang ha. So, kumbaga dito ay nakikita na yung nagbabakasyon kayo. Maaaring dito nagbabakasyon kayo. Okay? Ibig sabihin na ang nakikita ko dito ay yung maaring kayo galing sa malayong lugar, ano? Dahil narito yung tinatawag na, sandali lang ha, nadyan yung Sagittarius. Nagpabakasyon kayo dito para sa bago uling tinatawag na trabaho. Okay? Maaring dito, nagkaroon ng completion. Okay? Finish contract. So dito nakikita, oh. Yung tinatawag na healing, regeneration. Yan ha, oh. Maaring dito yung nakikita, let's say, 2 years contract yan. Okay? Very exhausted, very, very exhausted. Kung kaya dito nakikita, okay? Sa 7 of Scorpio, ito kayo. Maaring dito, ito, gusto nyo makapamahinga, okay? Gusto nyo makarecover, yan, sa inyong pagod, yung inyong energy magbalik ulit. Doon sa dito sa Taurus, narito yung... mga kaibigan, okay? Sino pa nakikita ko? Yung mga kapitbahay nyo, family, pwede rin ha, okay? Mga friends. Sino pa ang narin eh? Relationship, yan. So, kumbaga dito yung tinatawag na get together. Yan ha. Get together ito. Maaring dito, habang kayo nagpapalakas, yan. Iniisip naman ninyo na meet yung mga friends ninyo. Let's say, mga people very close to you. Yan, family. Yan, ha. Pero dito nakikita yung tinatawag na regeneration. Yan. Maarito yung nakikita ko dito yung bago uling trabaho. Yan, ha. Kumbaga dito yung nakita, nagkaroon naman ng success. Yan, dahil ito yung Scorpio. Ibig sabihin, ay nagkaroon dito ng tinatawag na growth abundance. Yan. Maaring dito yung tinatawag na kaya kayo nagpapahinga yan. Para dito, let's say, maaring kayo isasama nyo yung inyong family, bibili kayo ng lupa or bahay, something or sasakyan. Okay? So, nakikita dito yung tinatawag na na-provide ninyo yung family ninyo, okay? Ng mga magagandang gamit. Yan, ha? So, kumbaga dito yung nagpapahinga kayo para sa bago uling trabaho. Tawag dito yung inyong kakaharapin. Yan na, regeneration. Yan o. O kaya dito nakikita o. Nag-regenerate kayo. Yung body ninyo. Kailangang makarecover uli. Ha? So, dito narito yung tinatawag na observer. Yan ha? So, tingnan natin ha? Sandali lang. Sa observer. Ano ba ang energy niyan? Okay. Scorpio. Maaring dito yung tinatawag na teka, observer ha. Yung ang nakikita ko dito ay pagbabalik tanaw sa inyong mga nakaraan. Yan. Ang nakikita ko din let's say yung mga nakalipas ninyo, let's say yung mga exes ninyo. Yan. Hindi maaring kayo ito o maaring mga exes ninyo ah. Okay, yung tinatawag na hindi naman sila magkakabalikan kundi
Mangungumustahan yan. Kumustahan, something like that, ha? So, ano ito, observer? Yan, the sun. Okay? Na dito yung inyong home. Yan. Dito sa Leo. Ano? Yan. So, sa Ace of Cups, narito yung Pisces. Okay? Sandali, ha? Pisces. Ano pa? Scorpio. Ano pa? Cancer. Yan. So, ang nakikita ko dito, dahil ito'y observer, narito yung tinatawag na Sagittarius, okay? Teka muna, Sagittarius, hindi. Scorpio, okay? Meron ditong tinatawag na acceptance, okay? New chapter, new beginning. Yan ha, oo. Kumbaga dito'y magkakaroon na tinatawag na panibagong tao na babalik sa inyo, ay babalik, panibagong tao na darating sa inyong buhay, okay? So, kumbaga dito, kinakapa nyo, yan o, kinakapa nyo yung sarili ninyo, okay? Inaobserbahan nyo, kumbaga dito, pinag-aaralan yung maigi ang inyong sarili about this new relationship, okay? Para dito, hindi nyo na uli ma-experience ito, okay? Tinatawag na relationship, okay? Maari ito the past, na nasaktan kayo. Mm-mm. So, dito nakikita, ano, yung tinatawag na sarili ninyo. Yan. Dahil dito ay narito yung tinatawag na Scorpio. Yan. Maaring dito yung tinatawag ay maaring yung mga exes liligawan uli kayo. Okay. Or ang nakikita ko dito ay panibagong pag-ibig na darating sa inyo. Kumbaga dito ay pinag-aaralan yung maigi yung sarili nyo. Ha? Para hindi kayo magkamali. Tama ba itong gagawin mo? Ito ba eh, kung halimbawa pumasok ka sa bagong relationship, hindi ka masaktan, yan. Hindi kaya maulit. Yung iyong the past nangyari sa iyo, let's say, trauma. O kaya eh, heartbroken. Yan ha. Yan. So, narin na yung Four of Swords. Yan ha. So, ano ibig sabihin nito? Ang nakikita ko dito, magkakaroon ng healing. Yan ha. Kakaroon dito ng healing para dito sa bagong relationship. Yan ha, oh. Kakaroon dyan ng healing. So, ang nakikita ko dito, you will be ready. Maaring ready na kayo for a new relationship. Okay? So, narito yung tinatawag na King of Swords. Yan ha, sandali. Narito yung Gemini, okay, sa King of Swords. Pinangangalagaan nyo yung inyong sarili. Okay? Nakikita dito, very balanced para hindi kayo magkasakit. Saan ha? Kung baga dito ay ang nakikita ko dito sa inyong pag-iisa. Yan ha? Iniisip ninyo okay? Yung inyong mga dapat gawin. Yan. Ito'y may kinalaman sa inyong sarili, sa inyong tinatawag na wellness. Ano? Maari dito, kailangan nyo mag-exercise. Yan. Para kung papasok kayo dito sa inyong bagong relationship na ito, yan. O kaya dito observer, okay? Ibig sabihin naman ni attractive kayo, ano? Papalitan nyo yung inyong tinatawag na maaari yung inyong diet, yan ha? Dahil narito yung tinatawag na Libra. So dito nakikita, mag-iipon kayo. Maaring kayo may pera dito o kailangan pag-ipunan ninyo ito. Kung ano man itong, let's say, pagbabagong gagawin mo kaysa sarili mo. Maaring dito yung magpapa-enroll kayo sa gym. Okay? Let's say, ano tawag dito? Yung transformation, new transformation of yourself. Ano? Maaring dito yung tinatawag na, ano ito? Yung tinatawag na magpapaputi kayo. Okay? O kaya dito yung mga vitamins okay, or ano man ito, supplements para, let's say, kung mataba kayo, mamamayat, ha? So, dito narito yung tinatawag na Seven of Cups. Yan, ha? So, sa Seven of Cups, nariyan yung Scorpio. So, kumbaga dito, pinaninindigan na niyo. Ibig sabihin, kailangan panindigan na ninyo kung ano ito na simulan na ninyo, okay?
about yourself yan. Especially, kung papasok kayo dito sa relationship, sa bagong relationship, nakikita dito, pinaninindigan mo. Okay? Pinaninindigan nyo yan. Ha? So, dito naman sa tinatawag na yan. Okay? Regeneration. Yan. So, dito may bagong trabaho uli. Kumbaga, dito yung nakikitang tinatawag na sandali ha. Okay. Yung relationship sa mga tao, sa family. Okay. Panibagong trabaho. Yan. Kumbaga, dito kailangan yung regeneration, yung tinatawag na bumalik uli ang lakas ninyo para dito. Okay? Sa bagong trabaho. So, meron ditong Page of Cups. Yan ha. Nariyan ang Pisces. Sa sandali, nariyan ang Pisces. Okay? Ang Scorpio. Ang tinatawag na Cancer. Yan. So, kumbaga dito yung nakikita na alam ninyo. Okay? Alam na ninyo ang gagawin nyo sa susunod na halimbawa, sumaba kayo dito sa trabaho. Alam na alam ninyo kung ano itong mga gusto ninyong. Kaya kayo dito'y papasok sa bagong trabaho dahil alam ninyo kung ano itong mga gusto ninyong pag-ipunan. Yan. Na mabili, gustong-gusto ninyong mabili. Kung kaya dito, kaya nakikita yung inyong tinatawag na regeneration. Kailangan bumalik uli yung energy ng inyong body para dito sa bagong trabaho. Dahil kumbaga dito, meron kayo ditong mga gustong pag-ipunan na gusto ninyong bilhin. Yan ha? Okay. Maaring ito'y para sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong family. Yan ha? So, narito yung Six of Cups. Okay? Scorpio. So, ikaw ito. Yan. So, nakikita na you are very concerned. Nakikita dito na masyado mong inaalaala. Okay? Ang iyong kapartner. Yan. Kumbaga dito yung gustong-gusto mong ibigay hanggat maaari maibigay sa kanya kung ano itong mga pangangailangan nila. Okay? So, narito yung tinatawag na Five of Swords. Okay? So, sa Five of Swords, narito yung sandali lang ang Aquarius. Okay? Oo. So, ito yung tinatawag na trabaho. Yan ha? Itong trabaho na to. Nakikita dito sa trabaho na to, yan, yung inyong tinatawag na concentration, focus, yan, yung tinatawag na dedication ninyo. Yan ha. So dito naman tayo. Sandali ha. Yan. Dito sa no place like home, yan ha. So ano nakikita ko ulit diyan? Ito. Six of Wands, yan ha. So sa Six of Wands, Leo. So it's about your home. Yan. Kumbaga dito maaring mag-iipon kayo, dito nakikita ano. Na maaring dito kailangan ang bahay ninyo i-repair o i-renovate. Yan na nakikita ko ha. Maaring dito dahil papasok ulit kayo sa bagong trabaho. Yan. So dito nakikita na nakakapanibago na iiwan mo uli yung iyong family. Yan. Kumbaga dito nalulungkot, malulungkot ka. Pero kailangan gawin mo ito sapagkat kung hindi, ay di. Ibig sabihin, para makapag-uwi ka uli ng pera. Yan ha. So, nariyan yung tinatawag na the moon. Okay? So, ito yung tinatawag na Pisces. Ano? Ang nakikita ko din yan, sandali lang, sa the moon na yan, Pisces. Okay? At saka yung isa, yung soul sister ng Gemini, okay, na si Virgo, okay? Oo. So, meron kayo dito mga bago, okay? Nakikita ko mga bagong makikilala. Okay? Maari dito sa inyong trabaho, okay? Na kumbaga dito mukhang makakasundo mo sila, ha? Yan. So, dito naman sa tinatawag na The Tower, okay? So, ano itong The Tower na ito? Narito yung Mars, okay? Okay, magkakaroon dito. Okay. Sandali, ha? Kung ano man ito, dahil meron dito mga naka-involve na mga, nakikita ko dito, neighbors, yan ha, mga friends. Maaaring dito may mga nakagalit kayo. Na dito, ang result nito, magkakaroon dito ng tinatawag na
pagbabago, okay? Yung tinatawag na forgiveness. Yan lang nakikita ko, ha? Mm-mm. Maring dito yung meron kayong mga, yan o kaya dito, no place like home. Yan ha. Maring dito ay nakaalitan ninyo yung inyong family. Yan ha. Maring dito ay magulang mo, mga kapatid mo. Ibig sabihin nito, magkakabalik-balikan, magkakabati-bati uli. Okay, oo. Para dito sa tinatawag na Nine of Swords, yan. Maiwasan na ito. Kumbaga ito ay nakaka-stress. Yan ha. So it's a very, very positive energy for you, ha? Sa tinatawag na no place like home. So sandali lang, tingnan ko lang, ha? So dito nakikita is kunhide. Yung tinatawag na beauty. Maaring dito, for some of you, papamper nyo yung sarili ninyo. Tinatawag na maaring yung wellness, okay? It's about yourself. Babago ng diet. Maaring dito titigil na sa paninigarilyo, okay? O kaya yung tinatawag na mga bisyo, pag-inom, yan ha? Yung mga pagkaing mataba na nakakataas ng kolesterol, yan. Ayan, Bertrowen, ibig sabihin nito pagtitiwala, okay? Ibig sabihin niyan, pagtitiwala sa iyong kakayanan, pagtitiwala sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong asawa, okay? At saka yung tinatawag na pagtitiwala, okay, sa universe na patuloy ang inyong grasya papasok sa inyong buhay.